Hello po, good morning po mga kaibigan. Good morning dyan sa Pilipinas. Good afternoon dito sa Toronto, Canada. Andito ako sa Toronto, Canada ngayon. I just want to let you guys know na ang Canada ngayon ay may ginawa na apps para sa COVID-19. Ang tawag nila COVID-19 alert apps para sa mga tao na gagamit. Ngayon lang nila iyan i-implement. Hindi naman i-implement. Ngayon lang talaga i-implement iyon. Pero it's not mandatory na gagamit ka o hindi. O gusto mong gumamit, i-download application. Otherwise, kung ayaw mo naman, na doesn't really necessary. Pero yung mga tao, syempre ngayon, gusto nilang i-download yan para sa ganun. Maging alerto sila sa pangyayari kung sakaling nakasalubong sila ng tao, may katabi silang tao na nag-positive ng COVID-19, ang mangyayari siguro ay mag-a-alert iyon. Ngayon, panoorin po natin yung sinasabi ni Justin Trudeau, may Prime Minister, Justin Trudeau, at kung paano ito mag-work. Okay, panoorin natin. And others, safe. And to all the women and men working here at the Public Health Agency and in teams right across the country, thank you for your outstanding service. Since March, Canadians have been working around the clock to keep each other safe. And together, we've come up with innovative solutions to meet an unprecedented challenge. A few weeks ago, I announced that our government was working with the Government of Ontario, BlackBerry, and Shopify volunteers on a new app to help slow the spread of this virus. As of this morning, the COVID Alert app is ready to download through the App Store on your phone. Right now, it's connected to the Ontario health system, but we know other provinces will be joining in soon. So people across the country can and should download it today. This is another tool to protect your health. Here's how it works. The app will let you know if you've been in contact with someone who has the app and has tested positive for COVID-19. If that's the case, it will then encourage you to call your provincial health services for guidance on what to do. I want to be clear, this app isn't mandatory. It's completely voluntary to download and to use. And it doesn't collect your name, your address, your geolocation, or any other personal information. I've downloaded the app this morning, and I encourage you to do the same. The more people use it, the better it can trace and therefore slow the spread of the virus. In fact, health experts say that if enough people sign up, this app can help prevent future outbreaks of COVID-19 in Canada. I know that Premier Ford will have more to say about this Made in Ontario system, but I want to thank him for his partnership in getting this program up and running. We're working hard with our Atlantic provincial partners to integrate their health systems into the app next, and at the same time, we're in discussion with other provinces, and we expect that they'll be coming on board soon as well. Yes, mga kaibigan, alam natin pala kung paano mag-work siya. At least, na-explain na ni Justin Trudeau. At saka, July 31st, today is July 31st, bukas August 1st na at mag-o-open na ang lahat ng restaurant dito sa Canada. Toronto particularly, dito sa Toronto, yes, pwede ka nang kumain sa restaurant, pwede ka nang pumunta kahit saan. Open na ang lahat. Magre-resume na mamayang alas 12 media o alas 12 ng gabi. So, yung mga takam na kumain at umupo sa lamesa para kumain, makakakain na kayo ng masarap na pagkain at masaserve na kayo ng decenting pagsaserve sa pagkain. Anyway, ayun na lang po mga kaibigan. For more update po ay just watch my video kung ano yung susunod kong i-vlog. At saka isa pa kung ikaw ay hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel,
please do so para sa ganun naman updated ka lagi. Click mo na rin yung bell notification para sa ganun updated ka, wala kang mamimiss ng mga i-vlog ko. By next week, pupunta kami sa Niagara Falls, mag-vlog ako, i-view ko yung Niagara Falls. So, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Sige, see you next time.